Hi guys, welcome back to our channel. Alright guys, so for today's episode ay may gagawin na naman po tayong DIY sa atin pong Kia Carens. Alright, sa mga meron pong Kia Carens dyan, this Gen 2 na Kia Carens. Ayan, so subaybayan nyo po itong ating YouTube channel. So marami po tayong gagawing vlogs at mga DIY sa ating pong Kia Carens. Alright, so for this vlog, ang gagawin po natin ay yan. So magkakabit or mag-i-install po tayo ng ating dome light sa ating pong Kia Carens. So ayan, as you can see, wala na pong dome light yung ating Kia Carens yan. Alright, so ito sira na. Ito, wala na talaga. So sira, tinanggal na yung dome light. Abali, na-acquire natin itong sasakyan na to, itong Kia Carens na wala siyang dome light. Ayan. So kaya nag-order tayo sa Shopee. Buti na lang meron sa Shopee na ito. Nasa 1,000 mahigit yung isa. Bali, dalawa yung in-order natin kasi dalawa yung dome light ng Kia Carens natin. Actually, tatlo siya eh. Pero itong dome lights, inner at saka sa rear. Dun sa pinakalikod. Kasi ano, meron tayong third row seat. So yan sa third row, sa second row. At doon naman sa ating front row. Ayan. So meron na siyang dome light. Bago na rin daw yung tong dome light ito sa harapan. Binili ng may-ari. So bagong palit. Oo nga. Sabi ng may-ari, nasa 6,000 mahigit. Ang mahal. Grabe. Nakakapayat ng pitaka tong ano. Talaga Kia guys, no? Yung Kia Hyundai ng mga sasakyan. Yan, nakakapayat ng pitaka. Alright, so ito nga lang talaga yung downside ng Kia at saka Hyundai ng mga sasakyan. Siyempre, magkapareha lang sila eh. Ito yung nga pala yung box guys, oh. Ayan, so ito yan, no? Mobis, Hyundai Mobis. So yan, Hyundai, Kia, same company. Alright, so ayan, ito yung dalawang dome light. Ayan. So, bagong-bago. Ito yung ikakabit natin dito. Sa taas. Alright guys, so para makabit natin, kailangan muna natin itong tanggalin yung kanyang cover. Itong nasa... Ito, yung plastic cover ng ilaw. Yan, pupush lang natin yan para mag-pop up siya. Kasi, ikakabit natin yung... Naka 100 kasi tayo eh. Yan. So, magpa-pop up siya. Yan. So, ito. Di ba may butas dito dalawa guys? Yan. So, pakikita natin dito yung dalawang tornilyo dyan. Kukunin natin. Tapos, yan yung kakabit natin. Alright? Alright guys, so yan, nakabitan natin yung isang dome light. Tapos doon naman tayo sa kabila mamaya. Sa testing muna natin, ito, naka-open yung door natin. Yan, so, kailaw siya. Ito naman sa, yung kapag na, laging naka-on. So yan, door open. Alright, so doon tayo sa kabila.
Alright guys, so ito na yung pangalawang in-install natin sa may rear. And yun naman yung sa center. Okay. So, test natin to. Alright, so door. On. Door. Off. On. Door. So, try natin i-on yung door. Yan. Tapos, sisirado natin yung door. Kung magpa-function ba siya, no? Alright guys, ayan, naka-on pa rin siya kasi naka-bukas yung ating hatch door. Ayan, so yung ating hatch door. Alright, yan. So naka-on siya. Okay, ito. So ang gagawin natin, sasarado natin yung hatch door. Yan, so naka-ilaw pa yung ating dome light. So nasa loob na tayo. Mga ilang segundo rin pala siya bago siya mamatay yung ating den light. So medyo matagal-tagal din. Mga ilang segundo rin siya bago siya mamatay. Subok natin ulit. Yun. Close natin. Ayan. Matagal siyang mamatay yung kanyang dome light. So, ito maganda guys, kapag ganito yung madagal mamatay yung ilaw ng dome light, maganda to palitan ng ng LED para hindi maaksaya sa kuryente o sa battery. Kasi bulb type pa to eh. Ayan o, tagal niyang mamatay. So, yan po guys. Maraming salamat po sa panonood. I hope you enjoy watching this video at may natutunan po kayo. Sa pag DIY po ng ating Kia Carens, yan, namatay na yung dome light. Patagal siya guys, no? Sa pagkakabit po ng dome light ng ating pong Kia Carens. Lagi nyo po sanang subaybayan itong ating pong YouTube channel. Mag-subscribe po sana kayo. At marami po tayong gagawing mga DIY sa ating pong Kia Carens. Thanks for watching and have a nice day.